treasure hunting weekend, mga katiats. Meron kaming puntahan ngayon. Ito yung isa sa ating mga katiats na nakatagpo o nakakita ng concrete box. Ito'y kwadrado at kanilang binasag. Akala nila ay may laman sa loob. Of course, yan naman talaga ang unang gawin natin. Kapag makakita ng mga concrete box, pwedeng may laman talaga yan sa loob. Ngayon dahil walang laman ito at nabasag na, ay kanilang ipa-detect sa atin. So gamitan natin ng scanner mismo ang lugar kung saan nila nakuha yun. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga katiets na nanonood ngayon at sa ating mga katiets sa iba yung dagat. Katiets in abroad, kumusta kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuting kalagayan. Huwag kalimutan mag-subscribe kapag bago ka pa lamang sa ating channel para palaging updated sa mga uploads. Well, ito na yung binasag nila na konkreto, ay talagang concrete ito. At sabi nila, matagal na raw ito dyan sa harapan ng kanilang bahay. Noon pa yan, kahit na hindi pa nasiminto yung daanan, ay nandyan na daw yan. Kaya binasag nila. Kasi wala naman talagang gumagawa daw ng siminto na yan. Noong bata pa sila, itong ating kasama dito, ay nakikita na nila yan. Kaya binasag nila, baka sakaling merong laman. Ngayon, dahil sa pwedeng gawa ng hapon yan, ay pwedeng marker yan for treasures. Kaya wala tayong magawa kundi i-scan talaga ito. Ayon naman sa ating dowsing, nag-iikis talaga din ang dowsing. So mayroong anomalya ang baba ng itong binasag na concrete. So dito lang tayo mag-concentrate pag-detect kung saan nakalagay ang mga basag na konkreto na yan. Okay, kaya maligaya ang ating mga katiats na tayo'y nakarating dito at natulungan sila na hindi na mag-isip kung meron o wala. After ma-scan natin to, malalaman natin kung merong valuable item na nakabaon. Pero ayon sa mga treasure hunter noon, wala pa kasing scanner noon, ay hukay ng hukay lang talaga ang kanilang mga technique. Kaya umabot ng 100 hukay bago makatsamba. Ganyan talaga. Parang trial and error ang gagawin. Sa scanner naman, basta tula lang nilagay ng mga itong anti-detector, anti-scanner, katulad ng makapal na carbon layer. Kung walang mga ganyan, at hindi rin ipinalot sa makapal na alkitran or espalto, pero kung manipis lang na espalto, ay madetect pa rin yan ng scanner. Pero kapag makapal na, sabihin natin ay 1 pulgada ang kapal, ay medyo hina na ang reading ng scanner. So mapagkamala natin na minerals lang. Ngayon kung walang ano yan, walang buhos ng alkitran, walang buhos ng carbon, nakalagay lamang sa ammunition boxes or nakalagay sa box, ay talagang ma-scan yan 100%. Okay, so meron na tayong reading. Talagang mahina ang reading. Wala tayong magawa. Pero yung na-detect natin kanina sa dowsing ay talagang merong pula. Sa scanner, pumupula yung target.
ngayon ang target dito ay hindi kasi siya solido na pula, parang kalat at maliit ang size niya, ibig sabihin pwedeng magnetic rock or rock with iron content or mineralized soil. Yan ang mga chances. So kapag below 1,000 ang value ay hindi na tayo magrecommendan yan. Kahit na abot ng 3,000, yan ay minerals pa rin. So kapag naabot na ng 5,000 ay pwedeng hukay na yan. Kasi pwedeng nakabalot lang or binuhusan lang ng semento. Pero kapag aabot ng 20 to 30,000 reading, ayan ay sure ball na ayon sa manual. Okay, so ito yung konkrito. Semento talaga yan, walang duda. Tatlong beses natin to i-live scan. Baka sakaling mag-connect. Sensitive kasi itong ano, mga kunting galaw lang sa proton ay malayo na yung ano niya. Malayo na yung target. Kaya kailangan ng dahan-dahan lang na galaw para makonect siya sa item. Once na makonect na at mag-detect, diyan na yan mababasa natin ang kanyang value. At sa mga walang kagamitan na pang treasure hunt, ang dowsing rod ay isang divine rod. Divinity rod yan. Noon pa man, gamit na yan ng mga sinaunang gold hunters sa pagmimina, sa ilog, sa bundok. Dowsing rod ang ginagamit. Kaya kung tayo pagpalain ngayong first week ng April, ay mag-umpisa na akong pipili ng ating mabibigyan na naman ng 5 dowsing rod sa katapusan ng April. Okay, ang tanging gawin lang ay subscribe nyo ang channel na The Art Lover Millennials. Yun ang bagong channel ko. Maliit na channel lang yun. Ang content doon ay mga celebrities. At doon ako pipili ng 5 manalo ng dowsing. Kasi doon sa channel natin na The Good News Daily TV, 2 beses na ako doon nag-raffle. So dito na naman tayo sa bagong channel ko, ang Art Lover Millennials. 5 dowsing rod na maganda. At pwede niyong gamitin sa pag-pinpoint ng mga digging spot. Okay, so tapos na tayo sa ating scanning. Mineralized soil talaga kasi kalat yung pula niya. Tsaka merong dilaw, ibig sabihin na soil. Okay, so kami magpaalam na hanggang sa muli mga katiyats. God bless us all.